mayroong ganitong kalusugan. Wala po kaming sakit, kami ay iyong iniingatan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At ngayong pong umaga, buksan mo po ang aming puso at isipan. Pakainin mo po kami ng buhay mo pong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin. Brad, meron tayong kakantahin? Sino ba ang ating operator? Apa? Kumanta tayo ng harap. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Sa Padakstan. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos sa inyo? Mabuti sa atin. Mabuti ang Diyos sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Mabuti ba ang Diyos sa inyo? Mabuti siya. Kantahan natin ang Diyos. Mahal na ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Salamat natin ang Panginoon! Ay, napapo mga aso. Sige, makakaupo na tayo. Ang Diyos ay mabuti. Ah, si Rodrigo, wala pa. Napapo ang aming tagapasa. Anong oras na, Brother June? Anong oras na, Alay? 7 po. Ha? 7. 7 na. Okay. Balik-aral tayo konti. Doon sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Sino may natatandaan? Balik-aral. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin na mayroong tipanan. May tinatawag na lumang tipan. May tinatawag na bagong tipan. At doon sa tipan na yon ay mayroong mga palatandaan. Yung rainbow, yung pagtutuli. At doon sa tipan na bagong tipan, ang palatandaan ay ang Espiritu Santo, ang tata. Yun ang palatandaan sa atin na mga hentil na sumampalataya kay Kristo. No? Kaya kung tatanungin natin, ay sino sa atin ang tinatakan ng Diyos? Ay hindi ko alam. Sapagkat ang Espiritu Santo, ito'y hindi nakikita. Pero kung titingnan ko kung anong ginagawa ko sa buong maghapon, makikita ko kung yung Espiritu Banal o Santo ay nasa sa iyo. Paano ko makikita? Sa pamamagitan ng iyong gawa na mayroong pag-ibig. Okay, so karang linggo, yun ang ating mga pinag-aralan. Ngayon naman, pupunta naman tayo, aalamin natin sino ba yung mananampalatayang Hudyo, sino ba yung mga mananampalatayang Samaritano, sino yung mga mananampalatayang Hentil, at bakit nagkaroon ng ilang mga bagay na hindi nauunawaan ng maraming tao ngayon. Okay, puntaan natin ang Bible natin. Tatayo sa gawa. Aklat ng mga gawa. Page. Ay. Sino sa inyo may Bible? Taas ang kamay. Bakit parang makakunti ang mga silya natin? No, Edwin? Dati ang dami natin silya. Oh. Mga... Yung mga nakaupo dyan, ito, dali, maya-maya, may mga darating dyan eh. Hayaan nyo sila dyan umupo para hindi kayo magkatumpok-tumpukan dyan. Halika-halika, kayong apat. Dito na muna kayo, dito. Ito, ayan, ha? Dami sila. Halika na, halika na. Oh, kayong pa. Kaya halika dito, huwag kang magtago dyan. Uy! Halika dito! Yun ba ito?
Yeah, lagi lang tayo naka-face mask, ha? Isang di pa lagi ang layo, ha? Isang di pa. Para makasunod tayo sa sinasabi sa atin ng ating pamahalaan. Popo. Sige. Ready mix, taas ang kamay. Bilang nga muna. Teka muna, ha? Sino ba? Saan ba si Dexter? Dexter? Dexter, ikaw ang in charge sa tropa ng ready mix sa attendance, ha? Aagahan mo, ha? Magkasabay tayong dumating, eh. Ha? May attendance ba si ready mix? Ha? Asaan? Taas ang kamay ng ready mix. Teka lang, hawag niyo baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano yung attendance? Ito dito. Anak. Dexter, alika. Ikaw ang in charge dito, ha? Every Monday, ha? Okay. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Paaga ang umpisa natin ngayon, eh. Napakasunod, nalit, eh. Pwede bang itong mga asang sa'yo bugawin mo nga muna? Bigla na lang pagkakak. Lapa tayong pambugaw rito, okay, Edwin? Ha? Sige, eh, maya matapakan, eh. Makakagat tayo. Okay, punta na tayo sa aklat ng gawa. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ang susunod dyan, gawa. Okay, yung apat na libro na yan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yan nakasulat ang lahat ng mga itinuro ng Panginoon sa loob ng 3 taon. Yan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ang Bible, kasulatan na yan, yan ay tinatawag na bagong tipan, no? Itong hawak-hawak natin na to, kaya makapal yan, magkasama ang lumang tipan at ang bagong tipan. At pati na rin yung sinulat ng mga propeta, no? Iba pa rin yun, kaya kapal ng Bible na ito. Pero yung bagong tipan lang, merong Bible na bagong tipan lang. Meron naman doon sa lumang tipan naman, laging kasali rin yung mga sinulat ng mga propeta at aklat ng mga awit. Yan, nandiyan lahat yan. Para mas maunawaan lang natin ng konti-konti. Okay, tingnan natin ngayon, pumunta na tayo sa gawa. Itong aklat ng mga gawa, dito ngayon nakasulat, matapos na ang Panginoong Jesus ay mangaral ng 3 taon, nakasulat na rito ngayon, ano na nangyari? No, tandaan natin, ang mga apostol, maging ang Panginoong Jesus, sila ay mga Hudyo. Okay, tingnan muna natin anong ibig sabihin ng Hudyo. Yung salitang Hebreo, yun ay nagaling sa salita, sa pangalan ni Abraham. Pag sinalin mo yan sa Latin, sa Greek, doon nabuo yung pangalang Hebreo. Si Abraham ay tinawag na isang Hebreo sapagkat nung siya ay tinawag ng Diyos mula sa Iraq, nagpunta siya dito sa tinatawag natin ngayong bansang Israel. Ang salita dyan, ang mga nakatira dyan, mga Canaanites, at sila ay nagsasalita ng original nilang wika. Ngayon, nung si Abraham ay nagpunta roon, natuto na siyang magsalita doon ng salita nung nandoon sa lugar na yon. Kaya pag siya umaalis ng lugar, paikot-ikot yan si Abraham, ang trabaho niyan ay mag-alaga ng mga hayop. Sa kalaunan, dahil ang pangalan ni Abraham ay Abraham dati, naging Abraham sa Latin, sa Greek, Ibrim. So, pinakadulo, naging isa siyang Hebreo. At yung salitang Hebreo na tinatawag mula kay Abraham, ngayon yan ay ng mga Hudyo. Yan ang official na language doon sa Israel ngayon. Doon naman sa Israel, ang mga tao ay tinatawag silang mga Hudyo.
Ito yung mga taong naniniwala dahil yung kanilang tinitirahan ay naandoon sa yung Israel kasi nahati yan nung panahon na yan, Judah, tsaka yung 10 tribe. At ngayon, sila ay tinatawag na Hudyo mula sa isang paniniwala na sila ay nagmula sa isang tao, kay Abraham. At sila ngayon ang pinag-iwanan ng tinatawag na kautusan ni Moses o Law of Moses. So itong lumang tipan doon sa mga pinagtipanan ng Diyos kay Abraham hanggang dito. Okay. Ito tayo sa gawa, no? Nandito na ang Panginoon, namatay na siya at ngayon siya ay akit na sila sa langit, akit na siya, paalis na siya. Gawa 1:6. Yan, dudugtungan na natin ano na ang nangyari matapos na ang Panginoon ay umalis na. Gawa 1:6. Na makatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Okay. Akala ng kanyang mga kasama, yung 12 niyang mga apostol, lahat yan Hudyo. Wala diyang Hintil, wala diyang ibang pananampalataya, lahat yan Hudyo. At silang lahat ay taga Galilea, meron lamang na isa dyan na hindi taga Roma. Alam ko si Judas yata yun. So silang lahat ay taga Galilea at silang lahat ay Hudyo, pati ang Panginoong Jesucristo, siya ay Hudyo. Kaya pag sinabi mong Hudyo, katulad nung panahon ng Second World War, itong si Hitler galit na galit sa mga Hudyo. At kung natatandaan niyo yung history, siya ay nagpapatay ng higit kumulang 6 milyong tao. Bakit? Ay, tingnan natin kung anong nangyari. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Okay, ang panahon na to, ang Panginoon, siya ay namatay na, muli na siyang nabuhay. Ang Panginoon, nabuhay na rito. Magtuturo pa rin siya 40 days. 40 days, magtuturo pa rin ang Panginoon. Namatay na siya at muli na siyang nabuhay. Okay, balikan natin ng konti sa 1. Ano? Makita natin dito na ang Panginoon ay muli nang nabuhay. Gawa 1. Gawa 1:2. Ayan, tingnan natin. O, sa 1 na, sa 1. Gawa 1:1. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. At sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan. At pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. No? Itong Acts, ito eh, may konti pang turo ang Panginoon dito, pero ito eh, namatay na siya at muli nang nabuhay. No? At ang sumunod rito, kaya sabi ng Panginoon, pag alis ko, merong susuguin ng Ama. Sino yon? Espiritu Santo. Kaya ang Panginoon ngayon, mula itong Panginoon ay umakit sa langit hanggang ngayon, wala ang katawan ng Panginoon. Sinong narito sa atin? Espiritu Santo. Okay, ngayong umaga, alamin natin para kanino ito at kanino ito unang iniwan ni Kristo. Okay. Gawa chapter 2, verse 5. Yan, di umalis na ang Panginoon. At sa loob ng 40 days, nagturo pa rin siya. Ang unang ginawa nila, itong mga iniwanan ng Panginoon, yung 12 Hudyong apostol, ang unang-una nilang ginawa, pinalitan muna si Judas. Kasi si Judas nagpakamatay. Yung 12, pinalitan muna nila, ayan na sa Acts chapter 1, ayan na, nandiyan yan.
Ah, dito na tayo ngayon sa Gawa chapter 2. Okay, sabi dito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. No, itong Pentecostes, ito'y isang araw ng pista ng mga Hudyo. No, doon sa Jerusalem o doon sa Israel, hindi mo magugustuhan na pumunta ron. Bakit? Hindi pa siya alam yung lugar na yon. Kung wala ka rin lamang kinalaman sa Hudyo, sa Kristyanismo, hindi ka pupunta ron. Bakit? Pangit yung lugar. Hindi siya isang tourist na bansa, no? Sino nakarating na sa Israel? Puro bato. Marami yan, disyerto. So, nakakatipon sila lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit tulad ng ukong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Ay, ito na yung Espiritu Santo na isinugo ng Ama. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Okay, kung pagsasalita sa iba't ibang wika, ito'y wika, no? Ito'y hindi ganun yun, no? Malinaw na sinasabi sa Bible na ito ay wika. No, hindi ito yung katulad ng nakikita natin ngayon sa mga simbahan, nakala mo mga ibon na nagagaya-gayahan. Oh, ito ika, oh, papatungan ika, kita ng kamay. Ah, blablabla, gayahin mo ika. No? May naanaman tayo sa amin nag-uusapan natin. No? Itinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos, ilaw. Kapag pumasok ka sa mga relihiyon, baka natutunan mo dyan mga doktrina ng relihiyon. Kaya ang tawag dito, pag ikaw ay nagbasa ng Bible, tawag dito sa Bible, yung tinatawag sila rito, full gospel, buong salita ng Diyos. Okay, tuloy natin. May mga debotong Hudyo roon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Okay, handa natin mabuti ha. Sino yung nandoon? May mga debotong Hudyo. Ibig sabihin, itong mga Hudyo na to na deboto, ito ay mga mananampalatayang Hudyo. Ito yung mga nagpako kay Kristo. Ito ay isang uri ng relihiyon, sekta ng relihiyon. Judaism, no? Andyan yung Pariseo, Saduceo. Yan ay may magkakaiba yung mga doctrines, no? Pero lahat ng yan ay nirerespeto o sinusunod nila yung kautusan ni Moses, Law of Moses. Meron pa dyan mamaya, lalabas dyan yung Samaritano. Meron pa dyan mamaya tinatawag na Hellenista, no? Mga sekta yan ng mga reliyon. Pag ang reliyon nandyan sa Jerusalem, halos karamihan diyan, rumirespeto sa law ni Moses. Halos lahat yan. Okay, merong mananampalatayang Hudyo, ha? Deboto, ha? May mga debotong Hudyo roon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Saan ito nangyari? Sa Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Ang Jerusalem, yan ang pinakasentro ngayon ng Israel. Sa ngayon. Pero nung mga panahon na ito, may pagkakataon, dahil nga yung Israel na yan ay nahati, parang North Korea, South Korea, at tulad rin ng Vietnam, nahati rin yan, yung isa sa komunista, yung isa sa demokrasya. Itong Israel, meron itong pagkakataon na ito'y nahati rin, ang capital ng nahati ito, yung isa tinatawag na Judah, ang capital nila Jerusalem, yung isa naman, tinatawag na Israel, ang capital nila Samaria. Kaya nandito sila ngayon sa Jerusalem kasi na-unite na yan, nasakop na sila ng empire ng Roma. Iikot na mga utak na may naunawaan. Ba sino may naunawaan? Kahit konti lang. Yan, sige. Unawain natin ngayong umaga sa tulong ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, kung paano ang nangyari at may mga tao na naglahalo-halo, naglalabo-labo sa kanilang paniniwala yung kautusan ni Moses sa kanila. Dito, lilinawin natin na nang umalis ang Panginoon,
ay naglabasan ang mga Hudyo, no? Unawain natin mabuti, ano? Mga Hudyo, ito'y mga mananampalatayang Hudyo na may Law of Moses na hindi naniniwala kay Kristo. Okay, merong mga Hudyo, hindi naniniwala kay Kristo. Meron din naman mga Hudyo na naniniwala kay Kristo. Okay, wala pa yung mga Hintil, kalimutan nyo muna yung mga Hintil kasi hindi tayo kasali dito eh. Kapasapi lang tayo, sa pandang huli makapasapi tayo. Ang pinag-uusapan dito, sa panahon ito, mga Hudyo, no? Bakit? Sinabi mismo ni Kristo, ako'y sinugo lamang sa nawawalang tupa ng Israel. Maraming lumalapit sa kanya, yung iba may sakit, yung iba sinaalian ng demonyo. Pinapalayas nga sila ng mga disipulo, sabi ng Panginoon, huwag. No? At yung mga lumalapit kay Kristo, mga tinatawag na Samaritan at mga Hintil, kapag sila'y nagpakumbaba kay Kristo, sinabi nila sa kanilang sarili na sila'y hindi Hudyo, sinasabi ni Kristo, napakalaki ng pananampalataya ng mga taong ito. Bakit? Kasi hinahalintulad sila ng Panginoon sa mga aso. Ang sabi nila, Panginoon, kahit man mga aso, kumakain pa rin ng mga mumo na nahuhulog sa hapag ng mga anak ng tao at ng anak ng Diyos. Mga makakaumbabang tao. Okay. Hudyo, mga debotong Hudyo, no? At nung bumaba ang Espiritu Santo, sila yung unang-unang kritiko. Okay, ha? Hudyo ito, ha? Mananampalatayang Hudyo. Maaring mga Pariseo, mga Saduceo, mga Helenista, etc., etc., na rumirespeto sa Law of Moses sa Lumang Tipan. Okay, tuloy pa natin. Buklat tuloy tayo para mabilis tayo. Pumunta tayo sa 2 verse 9. Ayun na, tumalun na ako ng konti. Tuloy-tuloy ko para mas malinaw. May mga debotong Hudyo roon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. At sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Ay, tinutukoy yung mga disipulo, lahat yan taga-Galilea. Judas lang titigar yan. Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo ay mga taga Persia, Media, Elam, Mesopotamia at marami pang ibang lugar. Ehipto, sa mga lupain ng Libya, malapit sa bayan ng Sirene at mga nagmula sa Roma. Mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Tanong nyo, ano? Nung una pa man, yung pananampalataya ng mga Hudyo, nag-i-evangelize yan para ikaw maging Hudyo. Tutuliin ka nila kapag ikaw naniwala na isang araw, tutuliin ka nila kung susunodin ka na doon sa Law of Moses. Kasi doon sa Law of Moses, ang isa roon na nakalagay na batas, ang isang Hudyo kailangan tuliin. No? Kaya kahit matanda ka na, kahit Hintil ka, kapag ikaw ay naniwala na sa kanilang doktrina, tutuliin ka. Kasi magiging kaanib ka na ng kanilang reliyon sa Hudyo. Kaya sa buong daigdig, napakaraming mga tinatawag na sinagoga. Okay, hindi ngayon, dahil dyan sa kanilang law o doon sa kanilang Bible, wala pa yung Bible ng Mateo, Marcos, Lucas 1, wala pa yung Bagong Tipan, hindi pa yung nakasulat. Itong mga Hudyong ito na pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, ito'y nangangaral. At kapag ikaw ay naniwala, ikaw ay kanilang gagawing isang kaanib ng reliyon na Hudyo. Kaya nung panahon na ito, sinabi rin sa una natin binasa, marami doong mga debotong Hudyo kung saan-saan sa lahat ng panig ng mundo. At dito sa sinasabi na ito, narito ang, ulitin ko, mga Hudyo, no? Sino yung mga taga-taga saan, kung saan-saan mga salita? Kami mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ayan, maunawaan natin. Ano yung tinatawag na Hudyo nung panahon ng Panginoong Hesukristo? Okay? Merong tinatawag na isinilang na Hudyo, no? Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, ako'y galing sa lahi nito. Ako'y pinanganak na Hudyo. Ibig sabihin,
Siya ay may lahi mula kay Abraham. Galing siya sa isang lahi ng patriarka kasi ang isang Hudyo. Pag ikaw ay pinanganak na isang Hudyo, alam mo kung ano yung lahi mo, saan ka nang galing. Kung ikaw ay galing kay Manases, kay Issachar, kay... alam mo yun. Bakit? Napakahalaga ng kanilang lahi kasi yung kanilang bansa galing lang sa isang tao. Si Abraham. Ay, meron tayong nakikita muna ha. May mananampalatayang Hudyo, hindi naniniwala kay Kristo. Merong mga Hudyo, ipinanganak ng mga Hudyo, mga disipulo ni Kristo. At sila'y sinusuko ni Kristo ng dala-dalawa. At kumisan talagang pinagbibilinan sila ng Panginoon. Huwag na huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Samaritano. Pag tinawag na Samaritano, una, number one, nakatira yon doon sa kabilang sa Samaria, doon sa 10 tribe. Pag sinabi mong Samaritano, kasi nung sila'y sinakot ng Roma, tinakot sila kung saan-saan. Ngayon, merong tinatawag na diaspora. Yung pagkalisan at pagbalik ng mga itong mga taong ito, sinasabi nila, hindi kami Hudyo. Kami yung mga nagsibalik na ipinatapon ng imperyo. Ngayon kami bumalik na. Kiniklaim nila na sila ay isang Hudyo. At sila ay naniniwala rin sa law of Moses. Yung iba naman doon, dahil sila ay napatira doon, yung iba doon, nagkaroon ng mga asawa na hindi Hudyo. Ibig sabihin, sila ay mga half-Jew. May mga asawang Hudyo. Samaritano. Okay, malinaw sa atin ha? Merong Hudyo at meron ding Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Okay? At lahat ng yan, sila ang naging kaaway ni Kristo. Sila yung nagpapako sa kanila. At ngayon, titingnan natin, ano ang pangyayari nung umalis na si Kristo, naiwan na yung mga mananampalatayang Hudyo na naging Kristiyano. At tingnan natin ang kanilang kapalaran. At ano ang nangyari sa mga panahong ito. Okay, talon tayo. Gawa chapter 4 verse 32. Teka, dito muna para mas malinaw. Gawa 4:1. Okay, umalis na ang Panginoon. Okay, sila inalipusta ng mga Hudyo, yung mga naiwang mananampalataya ni Kristo dahil dumating ang Espiritu Santo. Okay, Gawa 4, verse 1. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. Okay, sino yung dumating? Mga paring Hudyo. Tama? Sino pa? At mga Saduceo. Sino pa? Ang kapitan ng mga bantay sa templo. Okay, sino itong mga kapitan ng mga bantay sa templo? Mga Roman soldier. Ito'y mga Hentil, pero ang tawag sa kanila, mga Romano. Bakit? Kasi first-class citizen sila. Kaya nung si Apostol Pablo ay nililitis na, no? Kasi itong mga Pariseo, itong mga Saduceo, sila yung leading religion nung panahon ito doon sa lugar na yon. At nahapang sila ay sakop ng imperyo ng Roma, binigyan sila ng autonomy na mamahala sa kanilang sarili sa pamamagitan ng Law of Moses. Yun ang kanilang saligang batas. Pero hindi sila binigyan ng full authority. Kapag ang isang tao ay Roman citizen, sabi ng Roman Empire, ng imperyo ng Roma, hindi niya pwedeng parusahan ng kamatayan, kami lang ang pwedeng mag-usgar yan. Kaya si Apostol Pablo, nung siya nililitis, gusto siyang patayin ng mga Hudyo sa Jerusalem, dahil meron silang autonomy na magparusa gamit ang batas ni Moses.
Sabi ng Apostol Pablo, ako'y isang Roman citizen. Hindi niyo ako pwedeng husgahan ng kamatayan. Kaya siya, napila sila sa Roma, doon siya nahusgahan sa Roma. Okay? Hudyo, mananampalatayang Hudyo. Okay? At ang kalaban nila ngayon, nitong mga nangangaral ng 12 apostol at ng mga iba pang naging tagasunod ni Kristo, tandaan natin, ano? Nung panahon ito, wala pang mga hintil. Wala pa. Kung meron man, kailan-ilan, pero tahimik lang. Tahimik lang. Ang karamihan, ang galaw ng Panginoon, nung 3 taon ng kanyang pangangaral, nandun lang yan. Jerusalem, pakalagala lang yan sa buong Israel. Hindi yan nalabas, hindi yan napunta ng Middle East, hindi yan napunta ng Egypt. Andun lang yan sa loob ng kanyang 3 taon na pangangaral. Although, nung siya bata pa, siya napunta ng Egypt. Bakit? Kasi nung sinilang siya, siya ay gustong patayin ng hari ng Israel. Kasi akala niya, papalitan siya ni Kristo ng Panginoon. Kaya sabi ng anghel doon sa tatay niya, dalhin mo yung bata sa Egypt. Kapagkat siya ay gustong patayin ni Herodes. Ang tawag sa hari, Herodes. Okay. Talon tayo, ha? Talon tayo. Mananampalatayang Hudyo. Mananampalataya ni Kristo ng mga Hudyo. Okay? Punta tayo sa Gawa chapter 4 verse 32. Okay? 4:32. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at hindi tinuturing niniman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Okay, sino yung mga mananampalataya? Ito ay mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. Okay, tatandaan natin yan. Kung gusto mong mas malinaw yan, basahin mo yan ng buo. Umpisan mo sa umpisan. Hindi ko lang kayang basahin sa inyo lahat. Maubos ng oras natin. Tumatalon-talon ako. Okay. Sana ba ang oras? 33. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Okay, dahil kasi bumaba na ang Espiritu Santo sa kanila, nangangaral na sila. Mananampalataya na ang tawag sa kanila. Mananampalataya ni Kristo. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo sa muling pagkabuhay sa Panginoong Yesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapo sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa, bahay at ang pinagbilan ay pinagkatiwala sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pamangailangan ng bawat isa. Okay, ito ninyo, ano? Mananampalataya. Okay, merong mga nagbebenta ng bahay, ipinamimigay. No, para sa mga mananampalataya na nagugutom. No, kaya sabi doon, sila'y pinagpala at walang kinakapos sa kanila. Tingnan natin, ano? Atalon tayo. Gawa, chapter 4, verse... Ne. 5 na. Gawa, 5:17. 5:17. Sundan niyo lang ako para mas makita niyo. Labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduceo. Kaya't kumilos sila, dinakit nila ang mga apostol at ipinilanggo. Bakit? Sapagkat noong mga panahon na ito, ang mga Hudyong apostol at ang mga Hudyong takasunod nila. Kasi noong panahon na yan, kapag ikaw ay isang Hudyo, hindi ka pwedeng makialubilo sa isang hindi Hudyo. Hindi pwede. Bawal yun. Nakalagay yun sa Law of Moses. Kaya ang kanilang mga laging pinupuntahan at inaaralan, mga kapwa nila Hudyo. Kapwa nilang Hudyo. Okay. Nung nangyari na, dumadami na sila kasi nung unang bumaba ang Espiritu Santo, nangaral si Pedro, nabautismoan ang libo-libong tao. O, nagkakaroon na sila ngayon ng grupo. Ibig sabihin, itong sina Pedro, sina apostol, mga apostol, nangangaral, pero hindi nila itinuturo kailanman yung doktrina ng mga Hudyo, ng reliyon, ng sekta ng Hudyo, ng Pariseo, ng Saduceo.
Kaya ngayon, nagalit sa kanila. Walang pagkakaiba ngayon. Nakuskoro lang, nangangaral, hindi doktrina ng Barnaken. Nagalit ngayon, parang ganito. Okay. Sinong nagalit? Nagalit, no, 17 ha, 5:17. Tama ba, orad, no? Sabi, labis na inggit ang sa mga apostol, ang mga punong pari. Sino yung mga punong pari? Yan ang pinaka-head ng mga religion ng Pariseo at ng Saduceo, mga chief. At sila rin ang nandodoon nakaupo sa hukuman ng Israel. Mga Pariseo, mga Saduceo, sila yon. Sila ang pinagkatiwalaan ng tinatawag na autonomous government ng Roma. Okay, nagkakaroon na ngayon ng friction, ano? Mananampalatayang Hudyo, mga hintil na sumampalataya sa Judaismo, naging mananampalatayang Hudyo at mga pinanganak ng mga Hudyo. Okay, nagkaroon ngayon ng inggitan. Bakit nainggit? Kasi may pera ng malaking dumadaloy. At itong mga apostol na dating itinuturo doon sa kanilang law na lahat ng tao ay pupunta rin sa templo para dalhin ang kanilang ikapu. Andoon yan sa law of Moses. Hindi nila ngayon yung ginagawa bagkos nagkakaroon sila ngayon ng panibagong pondo. Kasi itong mga pari na to, itong mga Hudyo na to, na namamahala, no, pamamahala, namamahala sila sa bansang Israel. Ang source ng kanilang income sa pamamahala galing sa mga Hudyo. Doon, base sa law of Moses, meron niyang 10%, andoon yan. Andoon din yung tinatawag nilang mga offering. Yan ang source ng income nila. Ngayon, dahil itong mga punong pari na ito ay mga corrupt. Hanggang sa ngayon, ganun din yan bansang Israel hanggang ngayon. Corrupt. Ano ibig sabihin ng corrupt? Magnanangaw. Nainggit ngayon. Bakit? Kasi may pera na madali ngayon dito. At itong mga apostol na naging mananampalataya ni Kristo, nakita nila itong mga Pariseo at mga Hudyo na itong member nila, eh hindi na ngayon sumusunod sa turo, sa sekta ng kanilang reliyon, yung doktrina nila. Kasi yung nanguna, ang Panginoon, yan ang ginamit nila eh. Sabi nila sa Panginoon, ay bakit ka gumagawa ay araw ngayon ng Sabah? No, kasi sa law of Moses, kapag Sabah o Friday, walang trabaho. Yun ang pinakaaraw ng Linggo. Ni hindi ka pwedeng magbuhat ng bakal o kahit ano, ni yung pinto. Pwede kahit hanggang ngayon. Taka ng Israel yung elevator, pagka-Hudyo, ni hindi gumagalaw. Yung kanilang pagkain nasa katawan, niluto pa kinabukasan. Bakit? Sa law of Moses, meron doon batas. Hindi ka pwedeng gumawa pag-araw ng Sabah. Okay? May natutunan tayo. Kunti lang ha. Natuloy pa natin. Dinakip nila ang mga apostol at binilanggo. O, pero pag tinuloy mo yan, inalpasan sila ng anghel. Kaya nakita niya, ano? Kapag kagawain ng Panginoon, di mapipigil. Dinakip sila, binilanggo sila, pero pagdating ng gabi, inalpasan sila ng mga anghel ni Kristo ng Panginoon. Okay, asapan natin. Okay. Gawa, chapter 5. Verse 31. Basahin ko lang konti para unti-unti lang. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Okay, nangaral si Pablo, ano? Alam mo kung sino pa rin ang pinapangaralan nila? Mga Israelita pa rin. Titingnan natin maya-maya paano pumasok yan doon sa Samaritano at sa Hintil. No? Nangangaral ito. Ito, part ito ng pangangaral ni Pablo. No? Pag dumarating ang pangangaral ni Pablo, ang Espiritu Santo kasama niya, ang audience niya, mga Hudyo pa rin. Kaya sabi niya, kayong mga Israelita, sabi rito, isinugo, iniakyat ng Diyos ang sa kanyang kanan, si Jesus bilang tagapanguna, tagapaglitas upang bigyan ang mga Israelita. Okay, hindi pa lumalabas dito yung pangangaral sa anong pang lahi. Wala pang iba kundi po Israelita pa lang. Titingnan natin maya-maya lang, magtiyaga lang kayo, makita natin paano tayo pumasok. Okay, Gawa chapter 8. Pasok na tayo dyan. Gawa chapter 8. Okay, bago dumating ang 8,
nangangaral dyan ng marami ng tagapangaral. Andyan na si Esteban, andyan na, pinagbabato na siya, lumabas na rin si Pablo. At si Pablo ay isa sa kumatay kay Esteban. No? Kaano siya, siya yung nagbantay. Sabi siya yung may authority. No? Si Pablo, si Apostol Pablo, hindi siya kabilang sa 12 apostol. Siya ay tinawag ni Kristo nung siya muli nang nabuhay. Okay, para lang malinaw sa atin, at itong si Apostol Pablo, pagkatapos nitong gawa, puntaan mo yung Roma, Corinto, Galacia, halos siya lahat ang sinulat nito. Yang tungkol sa Hudyo, pananampalatayang Hudyo, kautusan at awa, makikita mo yan ang unang dinidiscuss ni Pablo. Bakit? Nililinaw muna niya sa mga hintil na tayo hindi kasali rito. Naawa lang ang Diyos dahil itong mga pinagkatiwalaan at tunay sanang bibigyan ng tipanan, hindi tinanggap ng karamihan ng mga Hudyong ito na supposed to be ay talagang para sa kanila, hindi nila tinanggap si Kristo, kaya nga pinatay. Okay. Gawa chapter 8 verse 1. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban at ng araw na iyon nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Okay. Ang mga mananampalataya, nung umalis si Kristo, andon lang sa Jerusalem. Nangangaral sila doon sa mga Hudyo sa Jerusalem. Wala nang iba, hindi pa sila lumalayas doon. Nag-umpis sila silang magsilayasan nung nagkaroon ng tinatawag na unang persecution sa mga mananampalataya ni Kristo na mga Hudyo. Okay, wala pa mga intil, huwag niyo muna yung sipin, wala pa tayo dyan. Nung araw na yon, nag-umpisa na. Laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng mga sumasampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lupain ng Judea at Samaria. Saan yung Judea? Yung Jerusalem, capital yan ng Judea, lumipat sila ng konti. Yung Samaria, yung kabilang lugar, capital, tinatawag na Israel ang capital, Samaria. So, nung nagkaroon ng pag-uusig, umalis sila doon sa Jerusalem. Ang Jerusalem, malaki pa nobeleta. Maliit lang. Lalo-lalo na yung tirahan ni David, yung temple. Maliit lang, malalakad mo, ilang oras malilibot mo. Maliit lang. At doon nag-umpisa yung unang pag-uusig sa mga mananampalatayang Hudyo na naging mananampalataya ni Kristo. Lagi mo kung tatanggalin nga para hindi ka maligaw. Kasi naghalo yan sa mga ibang hindi ito naunawaan. Naghalo yan. Okay, 8. Gawa 8:4. Tumalo na pa konti. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria. Okay, yan na. Punta si Felipe. Wala siya doon sa 12 apostol, pero siya ay isang mananampalatayang Hudyo na naging mananampalataya ni Kristo. Siya ay nagpunta sa Samaria, lugar ng, yun yung tunay na tinatawag na Israel, yung hari ng Israel, hari ng Juda, dalawa yan eh, karang dalawang hari dyan. Okay, yung mga nagkawatak-watak, isa na si Felipe, nagpunta sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon si Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Okay, Samaria, nandyan yung mga tinatawag na Samaritano. Tingnan natin mabuti, ano? Samaria, Samaritano, nandyan yung mga tinatawag na Samaritano. At ang masasamang espiritu ay lumalabas sa mga taong sinasapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan ang lungsod na iyon. Okay, talo na ko. 14. 8:14. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem. Okay, yung mga apostol hindi lumayas. Andun pa rin sila. Ang umalis, yung mga mananampalataya dahil natakot sila sa persecution. Kapag ikaw ay isang Hudyo at ikaw ay naniniwala na kay Kristo, ikaw yung target ni Pablo. Yung hindi man ang patay Hudyo, at tulad ng mga Romano, Roman soldier, hentil yan, hindi nila kaya yan. Bakit? Mas mataas sa kanila. At ang kanilang authority, ang pamahalan nila ay naroon lamang sa mga mamamayang Hudyo. Kaya
ang lakad nila Pablo ay usigin. No? Ano ang gamit niya? Law of Moses. Sino ang target? Mga Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Bakit? Sa Law of Moses, ang parusa sa iyo, kapag ikaw ay umiba ng reliyon, kamatayan. Kaya siya merong authority. Authority para sa mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo. Hindi siya, wala siyang authority sa isang Gentil o isang Romano na sumampalataya kay Kristo. Wala siyang kapangyarihan doon. Ang kapangyarihan lamang ni Pablo na ibinigay ng mga Saduceo at Pariseo doon sa mga mananampalatayang Hudyo na naging mananampalatayang Kristiyano. Kamatayan kasi ang hatol doon. Ay, tingnan natin ang nangyari. Pagdating doon, nasa na ba ako? Nang mapalitan ng mga apostol sa Jerusalem, matinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Bakit? Andoon kasi sa Samaria. Isinugo nila roon sina Pedro at Juan. At pagdating doon, pinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Okay, tatalon ulit ako. 25. Tumatalon-talon ako para mas mabilis akong makuha ko yung marami kasi akong gustong sabihin. 8:25. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan at ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Okay. Lumabas na ngayon yung pananampalatayang Kristiyano. Ano? Bakit? Kasi yung mananampalatayan ni Kristo doon sa Jerusalem, inusik. Nag-umpisa nung patayin si Esteban. Nangaral si Felipe. Nangaral siya sa mga Hudyo. Sumampalataya ang mga Hudyo. At dumadami ang mananampalatayang Kristo, Kristiyano, nauubos yung mananampalatayang Hudyo. Ay nakita niyo nung unang binasa natin sa Gawa, bakit napakarami daw ang taong Hudyo galing sa iba't ibang panig ng daigdig? Kasi meron silang isang pista na kapag ikaw ay naging isang mananampalatayang Hudyo, isang beses isang taon, kailangan pumunta doon sa templo. Anong gagawin mo ron? Mag-aalay ka. Kung ikaw ay galing sa malayo, hindi ka makakapagdala ng baka kasi may 10% na dadalahin mo ron according sa law. Eh itong mga mayayaman sa buong mundo, pupunta doon. Pera dala. So kung saan-saan ng pera nila, iba-ibang uri. May peso, may rien, may... Pagdating doon, eh yung pera doon, iba. Kaya nakapalibot doon, mga mamamalik ng salapi. At yan lahat ng negosyo na yan, pinamamahalaan ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Yan galit na galit sila. Bakit? Nakita nila, mawawala ang kanilang pinagkakakitaan. Minaanawaan tayo. Kaya gusto nilang patayin ang ibang uri ng pananampalataya maliban sa kanila. Eh doon pa mismo sa puso, sa Jerusalem pa mismo nagmula ang pananampalatayang Kristiyano. Mula nang dumating si Kristo hanggang sa kanyang pag-alis, akala nila mapapatay. Kaya nga pinatay nila si Kristo, sila rin ang pumatay kay Kristo eh. Ang pag-asa nila, pag pinatay nila si Kristo, wala tayong problema. Tapos na yung mga tao na yan na naniniwala sa himala na ginagawa ni Kristo, hindi na yan, wala na, tapos na. Hindi nila alam, ang pag-alis ni Kristo, doon na mag-uumpisa. Mula sa Jerusalem, sa Juda, sa Samaria, nakarating hanggang Pilipinas. Hanggang sa atin ngayon. Tayo ngayon tinatawag mga nampalatayang Gentil. Teka muna, huwag muna tayo ron. Okay, nung mga balitaan nila Pedro, dumating, pumunta sila ron, bumalik uli sila, nangangaral na. Okay, sa 26. 8:26. Pagkatapos sinabi ng isang anghel sa Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog, sa daan, mula sa Jerusalem, papuntang Gaza, halos hindi na iyon nadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe samantalang isang yunok na pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia na natungo sa Jerusalem upang sumamba. Okay, ito na nga, taga Africa ha? Isang babaeng Ethiopia na napakayaman. Kaya papunta ka ngayon ng Africa, meron daw mga lugar hanggang ngayon. Judaism. Kasi
wala pa ang Panginoon, itong pananampalataya ng Hudyo sa buong mundo pinapangarap. At itong isa na to, na-encounter nito ang pananampalatayang Kristiyano. Ito yung nagpunta, ito yung nagdala ng pananampalatayang Kristiyano ngayong pag-uwi niya doon sa Africa. Kaya punta ka ngayon ng Africa. Sa Africa na napakaraming Kristiyano. Samot sa rin mga simbahan hanggang mga oras na to. Nag-upisa yan dyan. Kasi dyan ang unang lumaganap po ang salita ni Kristo ng Panginoon. O, talon tayo! Okay, pumunta tayo sa 9 verse 15. Okay, ito na ngayon si Pablo. Tinawag na ngayon siya ng Panginoon. Dati siya ay taga-usig, pumapatay. Ngayon, tinawag siya ni Kristo. Okay, hindi naman tayo sa 15 na tayo, talon na. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka raon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil. Okay, yan na ngayon. Lumabas na ngayon si Pablo. Si Pablo, siya ay naglalakbay dahil gusto niyang wasakin ang pananampalatayang Kristiyano. At habang siya ay naglalakad sa isang lugar na tinatawag na Emmaus ba yun, Rod? Tinawag siya ni Kristo. Saulo, Saulo. Sino po kayo? Panginoon! At si Saulo ay nabulag. At nung siya ay bulag, habang siya ay bulag, inakay siya ng kanyang mga kasamang Hudyo, meron siyang isang taong kinausap, ang pangalan Ananias. Isang mananampalatayang Hudyo na naging mananampalataya ni Kristo. Hindi nga siya nababanggit sa Bible, isang beses lang siya nabanggit eh. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Ananias, puntahan mo si Pablo. Siya'y tinawag ko upang mangaral para sa mga hentil. Ayan na ngayon, papasok na tayo ha. Pero nung tinatawag sila habang sila'y nangangaral sa mga hentil, hindi tumitigil ang mga Hudyo. Yung leading religion nung panahon na yon, Judaismo, Pariseo, Saduceo, Helenista at marami pang iba. Hindi sila tumitigil, isa lang pananampalataya kalaban nila. Anong pananampalataya? Kristiyano, wala na iba. Nung panahon na to, nag-divide-divide na yung mga tinatawag na mga born again, may kung ano-ano na. Okay, tingnan natin ha. Inusik si Pablo, tinawag si Pablo, yon si Saulo, naging pangalan niya is Pablo. 9 verse 19. Umayin siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Ay, tingnan nyo, saan una nagpunta si Pablo? Sa mga sinagoga. Bakit? Hindi pa niya naunawaan yung specific na tawag sa kanya. Kaya siya nagkaroon ng malaking problema. Bakit? Ang unang pinupuntahan ni Pablo, mas tuloy-tuloy mo yan, basahin mo. Ang una niyang pupuntahan, church, local church, ng mga Hudyo, ang tawag sinagoga. Diyan sila nagpupunta pag araw ng Sabah. Kaupo sila dyan. Ang Panginoon, dyan din nagpupunta. Kung Israel, kada yung lalakad, sinagoga, pupuntaan. Pero along the way, pupunta sa mga sinagoga, minsan hindi na siya makalakad dahil sinusundan siya ng napakaraming tao. Dahil may mga may sakit, etc. Okay. 23, talon ako. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Ay, nabitan niyo, no? Ito na, bakit? Katulad ng panahon ngayon, nagkaisa ang mga born again na patayin si Roland. Naku, yung Roland na yan, kulto yan, tinuturo niya na huwag tayo magbigay na ikapu, kulto yan. Naku, yung Roland na yan, sinugot si pastor. Bakit? Yun din ang ginagawa nila. Character assassination, mas matindi yun sa pagpatay sa katawan, kasi assassination yun. Tinanggap na ni Roland ng 2 milyon na hinihingi niya. Puro kasiraan niya. Isa lang dyan ang marinig mo, mamumuhi ka na sa akin. Pero lahat ng yan, walang matutunganan. Bakit sila nagagalit? Katulad ni Pablo. Si Pablo, nangangaral ng salita ng Diyos, tinawag para sa mga hintil. Ang ginagawa niya, pupunta pa rin siya sa mga sinagoga.
Ano niya? Kaya nagalit sa kanya. Ano nga intil? Bakit? Nawawalan ng koleksyon. Umaalis sa kanilang simbahan. At sila'y nagtitipon sa mga bahay-bahay. Kaya nung si Pablo ay nagbalik ng Jerusalem, sinusulatan niya mga mananampalataya. Kamusta yung mga mananampalataya sa nagtitipon sa bahay ni ganito? Sa bahay ni ganon? Yan nag-umpisa ang tinatawag na church. Bahay-bahay. Eh ngayon, kapag mayabang ang pastor, ay, libo-libo ang aking tupa! Eh baka pagbalik ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kapag ang isa dyan sa 100 ay nawala, ikaw ay mananagot, itatapon sa dagat-dagatan ako. Pero itong karamihan sa mga nangangaral na ito, pera sinisilip, hindi kaluluwa. Ah, ito, mahirap ito. Ito, huwag tayo dyan. Squatter, wala tayong mapapala dyan. Ito, nag-aral ito. Ito, may negosyo, dito tayo. Katotohanan yan. Hindi kalokohan yan. Bakit si Carol, ang daming galit dito? Kasi nagsasalita ako ng totoo. Kapag si Kristo, ang Espiritu ni Kristo ay dumating, ang isang tinuruan ng mangaral, hindi magsisinungaling. Kapag ang isang mangaral, gustong itaas si Kristo, hindi siya magsisinungaling. Pero kapag ang isang mangaral, isinugo ng kanyang reliyon, hindi ni Kristo, ha? Ang ituturo lang niyan, kung ano yung doktrina niya. At magsisinungaling yan. Pag nakita niya sa Bible, na ito pala'y ganito't ganon, di ko mambibig niyan. Bakit? Pagkukontra yan sa doktrina nila, takot yan. Bakit? Tatanggal ng sweldo yan. Ititiwalag yan. Anak ko, nakakahiya kayong matiwalag. Itawalag niyo na ako, huwag lang ako itiwalag ni Kristo. Amen! Ay sige, meron pa. Marami! Ay, nagkasundo ng mga Hudyo. Sino ang papatay kay Kristo? Mga Hudyo. Mananampalatay Hudyo. Okay. 10 verse 18. Ay, tinanong nila roon ang mga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu. Tingnan mo, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo. Sa ibaba, bumalik ka at huwag makatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Okay, ano naman itong kwentong ito? Merong isang sumbalo ba ito? Okay. Alam nuli ako. Okay. Itong si Pedro, ito'y itinasundo ng isang mananampalatayang hentil. Okay, talon tayo rito sa 38. 10:38. Ano na? 27 muna, 27. 10:25. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harap nito at sinamba siya. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao rin tulad mo. Okay, itong si Cornelio pala ito. Isa siyang hentil. Okay, 27, patuloy silang nag-usap habang pumapasok sa bahay. Nakita ni Pedro na maraming tao na nagtitipon doon. Sinabi ni Pedro, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo at dumalaw sa isang hindi Hudyo. Tanin nyo, ano? Ayaw pumunta ni Pedro dito sa bahay ni Cornelio. Kasi itong si Cornelio, ito yata yung bigay sa mga mahihirap at sinabi sa kanya ng anghel, ipasundo mo si Pedro at sasabihin niya sa'yo ang dapat mong gawin. Nung sinundo si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon! Hindi pala si Pedro. No? Nga, sino ba to? Si Pedro to, no? Sabi ni Pedro, hindi po tayo pumupunta sa mga intil. At pagpasok niya ng bahay, unang-una sinabi ni Pedro, alam naman ninyo, ng isang Hudyo, hindi pumapasok sa bahay ng isang hindi Hudyo. Okay, pero sinabi na ng Diyos kay Pedro, pumunta ka ron. Okay, so sa madaling salita, nangaral na ngayon si Pedro. Nangaral na rin siya sa hindi Hudyo. Okay, dito na tayo sa 44. Okay, at pagpunta ron ni Pedro, nangaral na nga siya tungkol kay Jesus sa muling pagkabuhay. 44. Nagsasalita pa si Pedro ng
bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Tanin nyo, ano? Anong bumaba? Espiritu Santo. Kailan bumaba? Habang nangangaral si Pedro. Anong pinapangaral? Tungkol kay Kristo. Okay? Namang ang mga mananampalatayang Hudyo, ito na naman, ano? Nakasama ni Pedro sapagkat ipinigay din sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sinong namang ang mga mananampalatayang Hudyo na naging mananampalatayang Kristiyano nakasama ni Pedro? Tignan nyo, ano? Yan ang dapat na maintindihan natin. Papasok tayo dyan. Yan ang hindi pinaliliwanag ng napakaraming nangangaral ng salita ng Diyos ngayon. Hindi nila, ayaw nilang i-separate yan. Okay, sinong kasama ni Pedro? Mananampalatayang Hudyo na naging mananampalatayang ni Kristo na ngayon ay kasama ni Pedro, mga assistant. Okay, tingnan natin kung ano nangyari. Makakaroon dyan ng friction, ano? Law of Moses, papasok dyan. Okay, 27. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay. Nandun, saan na ba ako, Rod? Huh? Alam ninyong tungkol kay Jesus. Okay. 44. Nagsasalita po si Pedro. Okay. Punta na tayo sa 11. 11 verse 1. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga Hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Ayan na, papasok na yung mga Hintil ngayon. Nung una, wala pa. Ang mga Hintil, mananampalataya, hindi pa pinupuntahan ng salita ng Diyos. Dumating ang panahon yung si Pablo, nung siya nagpupunta sa mga sinagoga, sinabi ni Pablo, sa inyo muna ipinutos na ipangaral. Ngayon, pupunta na ako sa mga Hintil. At itong si Pedro, ganun din, pinutusan na rin siya ng Panginoon, o punta ka rito, punta ka roon. At nung una, dahil hindi rin naunawaan ni Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, bawal kayo pumunta dyan. Sabi ng Diyos sa kanya, sa panaginip, puntahan mo, sapagkat ngayon, ipinuturing ko ng malinis ang lahat ng hayop. Karoon siya ng pangitain. Ayaw niyang pumunta rin sa bahay ng Hintil. Okay, 11. Papasok na yung mga Hintil, ha? 11. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila ay mga Hintil. May specific na mga turo, bakit? Lahat ng mga mananampalatayang Hudyo, nung umalis si Kristo, ayaw nilang pumunta sa Hintil. Ngayon, dahil si Kristo ay buhay at Espiritu niya ay naririto, sinasabi niya sa mga mananampalatayang Hudyo na naging mananampalataya niya, pwede na kayong ngayong mangaral sa kanila at pumunta. Nung una, ayaw nila, kasi bawal sa law of Moses ng isang Hudyo ay pumunta o makialubilo, o makitransaksyon, o makisaramuha sa isang Hintil. Bawal na bawal. Bakit? Ang mga Hintil, ang tawag sa atin, mga sinumpa. Naanawaan tayo? Ang turing nila sa atin ay marumi. Ay, kunti pa. Free time na. Overtime. Si Lord ang nagbibigay ng time. Okay. Hindi pa, hindi na lang. 11:18. Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, kung gayon, sino tumitiligsa? Ang Hudyo. Nung marinig nila ang patotoo ni Pablo, tumigil na sila. Sa halip, nagpuri sa Diyos, sabi nila, kung gayon, ang mga Hintilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Bakit? Kasi akala ng mga Hudyong ito, dahil mga Hintil ang mga tao, bukod sa Israel, mga Hintil, pinabayaan na ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, hindi. Ang mga Hintil man ay mahal ng Diyos. Okay, konti pa. 11:19. Ayan na ngayon, no? Yung mga mananampalatayang Hudyo na lumabas ng Israel para mangaral, nung una hindi nila maunawaan, ngayon maunawaan na nila. Paano na ngayon yung mga mananampalatayang Hudyo na nandun sa Jerusalem, hindi pa nila naunawaan? Okay, tingnan natin. 11:19. May mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig. No, ito yung unang umalis ng Jerusalem.
mananampalatayang Hudyo na umalis dahil sa pag-usig. Nagsimula noong patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antiochia, Ethiopia. Ipinangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Bakit? Kasi hindi pa nila naunawaan na pwede na sa mga aral ng 19. Sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Sirin na pagdating sa Ethiopia ay pinangaral din sa mga Griego. Itong mga Griego, mga special na tao ito. Kasi pag sinabi ikaw ay Greek, mayaman ka. Grecia. So, parang sa panahon ngayon, hindi sila specific na tinatawag na hintil kasi baka ma-open mo sila kung Amerikano. Ito ay Amerikano! Hindi, kasi special, mayayaman. O, itong mga Amerikano, pero actually kasama sila tinatawag ng hintil. Pag hindi ka Hudyo, hindi ka Samaritano, Hudyo, ang tawag sa iyo, sa Bible, hintil. Pero kapag ikaw ay Romano, o ikaw ay isang mamamayan from Greece, hindi basta tinatawag, oh, isang hintil. Hindi, bakit? Kasi mataas na uri ng tao. Kumbaga, sila yung mga sosyal mayayaman. Sila yung nakakasakop sa bansang Israel. Kumbaga, sa panahon natin, nung tayo sakop ng mga Kastila, hindi mo pwede, itong Kastilang ito eh. Hindi, bakit? Kasi nakakasakop sila. Okay, tuloy pa natin. Mananampalatayang Hudyo, mananampalatayang hintil. 27. Nang panahong iyon, dumating sa Antiochia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo sa pangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon ang kapanahon ng Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ayon sa kakayanan ng bawat isa, ganoon nga ang ginawa nila, pinadala nila ang kanilang tulong sa pamamagitan matatanda at namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Basahin niyo yan, si Bernabe, si Saulo, hindi na yan nagtuturo ng gapo kahit kaninong tao. Bakit? Iniwanan nila yung law of Moses. At yan ang unang-unang tinuturo ni Pablo kapag siya'y nangaral na, yan ang una niyang didiscuss sa mga tao. Tungkol sa law of Moses at sa law of Christ. Law ng Espiritu Santo. 12 verse 1. Nang panahon din iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo. No, mananampalatayang ni Kristo, pinapatay ng hari, ikinalugod ng mga mananampalatayang Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo. Si Pedro naman ang kanyang pinatakip. Nangyari ito noong unang pista ng tinapay na walang pampalsa. Kay pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong, pinabantayan sa apat na pangkat. Inalpasan na naman siya. No, papatayin, hindi na naman napatay. Bakit? May mga anghel na babantay sa kanila. At hanggang sa mga oras na ito, kapag ikaw ay natapos sa Diyos, hindi sa reliyon, mga anghel ang magbabantay sa iyo, katulad nyo! Magpaka natin ang Panginoon. Okay, 13, malapit na matapos. Dodoble ni Lord ng 13 verse. Tayo, sige, laktaw na nga tayo. Laktaw. Okay, ito na tayo. 13 verse 42. Yan. Hindi ko muna puputulin kasi mapuputol na sa akin, na sa kaibutan eh. 13:42. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, nangangaral sila sa mga sinagoga si Pablo. Sila inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga reliyosong hentil. Pare-pareho silang Hudyo itong hentil. Pati hentil, naging mananampalatayang Hudyo before. At nagturo na ngayon si Pablo tungkol sa bagong pananampalataya ng pagtanggap kay Kristo. Okay, sana tayo. 43. Pagkatapos ng pulong, mananampalatayang hentil na nahikayat sa Judaismo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang mga raming Hudyo at mga reliyosong hentil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol
at pinangaralan nilang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Okay, yan natin mabuti ha. Kanino siya nangaral? Mananampalatayang Hudyo at mga Hintil naging mananampalataya ni Kristo. Anong sabi niya? Magpatuloy lang kayo sa pananampalataya ninyo. Tinan niyo mabuti ha. Alam niyo mabuti ha. Pero, yan natin mabuti ha. Nang sumunod na araw ng pamahinga, halos lahat, sana ba Brad? Ha? Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng mga tao sa lungsod, ayan na, nagkaroon pa na, kadami na, ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit naman ang mga Hudyo nang makita ang mga napakaraming tao. Ayan na naman. Kaya't nilait sinalansang si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, si Bernabe, kayong mga Israelita, mga Hudyo, sa inyo muna dapat. Pero ayaw nyo, kaya ngayon, pupunta na kami sa mga Hintil. Pero hindi niya sinaway yung pananampalatayang Hudyo, ha? Hindi, ha? Hindi na siya mabuti. Hindi niya sinabi, yung Hudyo, tapon nyo na, hindi. Pag ikaw ay Hudyo, hindi ka sasawayin ng Panginoon. Tuloy-tuloy ka lang, sundin mo yun. Okay. Ngunit buong tapang na nangaral, alam na, nasaan na ba ako? Oh, ngunit dahil itinakwil ninyo ito, no? Tinakwil si Kristo, kayong mga Hudyo, ngunit dahil itinakwil ninyo si Kristo, ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo, na kayo'y hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya, sa mga Hintil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Tandaan niyo, ayan na, pumunta na ngayon sa Hintil. Dati wala ang mga Hintil, hindi tayo kasali. Nung umalis na si Kristo, eto na, nangangaral na sa mga Hintil, nakakaroon ng problema. Bakit? Kasi hindi nila tinuturo. Bagamat sila'y Hudyo, nangangaral sila, hindi nila tinuturo yung doktrina ng kanilang religion. Bagko sila'y nagtuturo ng pananampalataya lamang kay Kristo, mayroon ka ng buhay, wala nga. Konti na lang. Okay? 14 verse 1. Gayun din ang nangyari sa Iconio. Nang sina Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ay, sinagoga. Nang kanilang ipangaral, nang kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya kay Kristo. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulusulan pa nila ang mga Hintil at nilaso ng isip ng mga tao laban sa mga kapatid. Nanatili roon ng maraming araw si Pablo at Bernabe. At buong tapos sila nangaral sa Panginoon, pinatunayan ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Okay, 15. Malapit na. 15 verse 1. Okay, 15. Teka muna. 14 verse 19. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antiquia at Iconio, sinulsulan nila mga taga Listra laban kay Pablo. Kaya't siya ay pinagbabato nila. Pagkatapos siya ay kinaladkat nila sa labas ng bayan. Tinan mo, napakahirap mangaral ng salita ng Diyos. Nung unang panahon, ano, napakalupit ng kalaban ng reliyon. Talagang papatayin ka. Si Pablo na isang Hudyo na sumampalataya, ay ito na nga yung sinapit niya. Okay. 21. Ang magandang balita ay pinangaral ni Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad, tagasunod ni Kristo. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra sa Antiquia. 27. Pagdating sa Antiquia, tinipon nila mga kaanib sa iglesia. Ayan, nagkaroon na ng mga church-church na maliliit. Sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano nagbukas siya ng pagkakataon sa mga Hintil upang ang mga ito yung sumampalataya rin. At matagal silang nalatirion kasama ng mga alagad. 15. Ito na, nagkaroon na. Ito na, papasok na yung pinakamatinding labanan. May dumating doon na ilang tao mula
sa Judea, sa Jerusalem, at nagturo sa mga kapatid. Okay. May Hudyo, mananampalataya ni Kristo, galing sa Jerusalem, hindi pa nila alam na pwede na sa... Nagpunta ngayon, nangaral na ngayon sa iba, umalis na rin, para mangaral. Tignan natin kung ano nangyari. Nagpunta sa mga kapatid, no, may mga Hudyo may dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Okay. Sino ito? Mga mananampalatayang Hudyo, naging mananampalataya ni Kristo na hindi pa umaalis ng Jerusalem. Okay, sunod. At ano ang kanyang tinuturo? Sabi na, nagpunta si Judea sa mga pinagturuan ni na Pedro, ni na Pablo, ni na Bernabe. Ano sabi? Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan, kaugalian na itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ayan ang napalaking problema. Bakit? Mananampalataya ng Hudyo, naging mananampalataya ni Kristo, nangaral ngayon. Bakit? Kasi hindi naman sila sinaway ni Kristo na ipagpatuloy niyo yung religion niyo. Pero nung sila'y nangangaral, ang unang-unang sinasabi nila, kailangan tuliin kayo. Sumunod kayo sa law of Moses. Bagamat tayo'y mga mananampalataya ng hindi kayo. Ano natin mabuti ha? Magkakaroon dyan ng matinding away. Sana ako rin. Basahin mo nga rin. Mahigpit itong pinagtinutulan. Okay, nagkaroon natin na. Ni na Pablo, nagkaroon ng pagtatalo ni Pablo at ni Bernabe, naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Gero na ito. Kaya napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem, sina Pablo, sina Bernabe at ilang pang kapatid na taga-Antiqueya upang ang mga suliraning ito ay sangguni sa mga apostol, sa matatandang pinuno, sa iglesia. Bakit sa Jerusalem nagpunta? Kasi ang mga apostol din naman umalis doon. Patuloy silang nangaral sa mga Hudyo. Bakit? Kasi ilan lang yung tinawag para sa mga hintil. Merong mga tao na iwan sa Jerusalem kung saan ang assignment nila ituro pa rin, iporsu yung pangangaral ng pananampalataya kay Kristo sa mga Hudyo. At ngayon sa sobrang pagmamahal itong mga nanampalataya kay Kristo, kasama na rito si Santiago na kapatid ni Kristo sa laman. Siya yung pinatawag na pinakaunang ng tapos pinakamataas na Katoliko, yung tawag nila rin. Papa, ano? Si Santiago, hindi siya mananampalataya ni Kristo nung nabubuhay pa si Kristo. Nung siya'y nabuhay na muli, inausap siya ni Kristo. Kaya't siya ay naging isa sa haligi ng pananampalatayang Kristiyano at siya lamang ang kinikilala ni Apostol Pablo. Bakit si Apostol Pablo, katulad ni Santiago, nung hindi pa sila naniniwala kay Kristo, napakasugid nilang mananampalatayang Hudyo at sila ay mayroong napakataas na posisyon sa kanilang pananampalatayang Hudyo. Tawag sa kanila, tagapagturo ng kautusan. No, sila ay tagaturo. Kunti na lang! Stay na ulit! Stay ka lang dyan! God will double your blessing! Okay, kunti na lang! Tapos na! Okay! Sana karot, maigpit na tinutulan ni na Pablo na karoon ng pagtatalo, kaya at napagpasyang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ilan pang mga kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito isang guni sa mga apostol sa patundang pinuno ng iglesia. Babasahin ko na lang, dire-diretso. Sinubong nga nila sa iglesia, pagdaan nila sa Pinesia, Samaria, binalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol. Ay, nandoon yung mga apostol sa Jerusalem, di umalis. Na mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Ay, karoon nandoon ng malaking grupo na. At isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo. Ayan, taduseyo, pariseyo. At kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa utusan ni Moses ang mga hintil na sumasampalataya. Tingnan nyo ha, mga pariseyo, saduseyo, mananampalataya ni Kristo ha. Hindi sila umalis sa Judaismo pero naging mananampalataya. Pero ang stand nila, kailangan kahit ikaw ay hintil, sumasampalataya kay Kristo, kailangan mo pa rin sumunod sa loob Moses. Na hindi na pinayagan ni Pablo, ni
Kay, ngunit tumayo ang mga... Kay, nasaan ako? Nagpulong mga apostol at ang mga matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos na mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nais ko malaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil at sila naman ay sumampalataya. At ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tumanggap, sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasanin na hindi kayang dalahin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayong maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus at gayon din sila. Okay, 19, talon. Nagpatuloy si Santiago kaya't ang pasya ko'y huwag natin pahira. Sino si Santiago? Kapatid ni Kristo. Haligi ng mananampalatayang Kristiyano na isang Hudyo, na isang haligi rin ng pananampalatayang Hudyo. Siya'y kapatid ni Kristo. Siya'y haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Naging dual citizen siya, no? Hudyo, tsaka naman. Okay, anong sabi? Nagpatuloy si Santiago, kaya ang pasya ko'y ganito. Huwag nating pahirapan ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila sa na huwag kumain ng anumang handog sa Diyos-Diyosan. Pakikihapid, huwag kakain ng hayop na binigtid at ng dugo sapagkat mula panahong unang panahon ng kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Ay, 50, tapos na. Kaya't minabuti ng mga apostol, 22, kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia. Kasama nila San Pablo, Bernabe, ang mga napili na sina Judas, sina Taong na Barsabas, at Silas, ang mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Pinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kami mga apostol at matatandang pinuno ng iglesia, sa inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming Hentil na nasa Antioquia, Syria, sa Galacia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito kahit na hindi namin sila itintusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kay 28, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito. Okay, sino nagpasya? Mga haligi ng iglesia, tsaka sino? Espiritu Santo, si Kristo. Okay, nahuwag na kayong bigyan ng mga pasanin sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo ng hayop na binigtid. Huwag kayong nakikiapit. Kaya, layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo. Paalam! May nakarawa ba tayo? Anong sabi para sa mga mananampalatayang Hentil? Hindi na tayo papasanay. Hindi na nga tayo pinapatuli. No? At pagkatapos niyan, marami pa. Next week ulit. Sarap. Palakpakan natin ang Panginoon! Okay, tayo tayo lahat. O dakilang Diyos na mabuti, salamat po, ikaw ang aming banal na tagapagturo, at kapag ikaw ay dumating, kami ay binibigyan mo ng laya. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, at kami ay hindi mo binibigyan ng pasanin, kundi kami iyong pinagpapala lamang. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin.